Karapitera, this is me again, the Anime Club, and welcome back to ating YouTube chat. For today's vlog, marami kasing magtatanong, ano ko daw ba nilagay itong mga synthetic grades na to? And ako kasi, mahilig ako sa mga makeup TikTok transition. So, gusto ko kasing maiba naman, kaya bumili ako ng mga synthetic braids. Actually, nagbebenta rin ako ng mga ganito. And kung gusto nyo bumili, don't be shy. Mag-ask na kayo. Tanungin nyo na ako. PM me ha. Saan daw ba ilagay itong synthetic braids na to? Okay. Ako kasi bumili ako ng tatlo. And yung nagamit ko lang is dalawang pack. Kasi dito ko lang siya nilagay eh. Pang-prep ko lang talaga siya. Alam mo na, makeup transition, kailangan maiba naman yung mga hairstyle, di ba? Alam mo yun? So, ipapakita ko sa video na to paano ko nilagay sa buhok ko itong mga synthetic braids. So, kung gusto nyo rin bumili ng mga synthetic braids, ililink ko ang aking Facebook account sa description box below para makapili kayo. So, you can message me kung gusto nyo mag-order. Marami akong on-hand na synthetic braids. Merong iba-ibang mga color. Merong mga purple, merong pink, blue, sky blue, merong ang tawag dito? Yung maroon. Ayun. Kung gusto nyo akong i-follow sa aking TikTok account, you can follow me. Ayan ang aking TikTok username. So, you can follow me. At kung gusto nyo makapanood ng mga maraming mga makeup transition. So, ayun. Yun kasi yung madalas na ginagawa sa TikTok account. Ayun lang. And, umpisahan na natin. Wait lang ha. May papakita ko na. Meron din akong binibentang mga ano siya, mga extension. Ano to eh? Dalawa. Iba-ibang color. Yung isa kong binibenta, hindi ko makita. Hindi ko alam saan nilagay. So, ganito siya. Ayan. May clip siya. So, may clip siya. Tapos, nilalagay lang siya sa pinakagitna ng anit mo. Anit ba yun? Basta, yun na yun. Pero, iaano ko muna sa inyo. Bago yung synthetic braid, ituturo ko muna sa inyo kung paano ilagay itong ating clip na synthetic hair. So, bago natin ilagay, kung muna tayo ng suklay. Tapos, pag meron na kayong suklay, that's para tuturo ng online class. Pag meron na kayong suklay, syempre kailangan nyo ng ponytail. So, yung ponytail ng anak ko yung gagamitin ko. And, eto lang. Hatiin mo lang siya dito sa gitna. Ayan. Ayan. Sa gitna. Then, dito sa kanina. Ayan. Sa gitna. Kahit hindi, ano, kahit hindi naman sobrang ayos. Kasi, ilalagay mo lang siya eh. Ilalagay mo lang siya para matakpan. Ito siya. Ilalagay natin siya. I-open natin yung clip niya. Okay? Pag na-open na yung mga clip niya, ilalagay mo siya dito. Ayan. Ayan. Ilalagay mo siya dyan. Ayan. Kung mapapansin nyo. Yan o. Okay. Siyempre, unahin natin ito sa gilid. Yung pinakauna. Kapag na-ano nyo na yan, nailagay nyo na dito sa may anit nyo, i-close nyo yung clip niya. Tapos, ilagay nyo ulit ito. Yan. Ganyan lang. Ayun, ganyan. Tapos, dito naman sa kabila. Kita nyo ba? Kahit hindi nyo kita, siguro naman gets nyo, di ba? So, ayun, ganyan lang siya. Tapos, ako kasi black na black yung hair ko. Ayan. So, ayan. Tapos, kapag natapos mo siya, o, diba? Mahaba na yung aking buho kasi na siyang extension. So, kung gusto mong hindi siya halata, pwede mo rin plansyahin yung talagang original hair mo para magmukhang natural yung extension mo. You know, diba? Tignan mo siya.
Oo, oh, haba, diba? Nakalagay kasi sa ring light yung cellphone ko. Eto. Ayan, pakita ko sa'yo. Ayan siya. O, diba? Mahaba na rin. Diba? So, alisin na natin siya. Ayun lang, ganun lang. Kung ayaw nyo ng ano, ng maraming cheche-breche, bumili kayo ng ganito. Marami akong binibenta ng ganito. Iba-iba yung color. Merong golden brown, merong brown, merong black, merong dark brown, chocolate, merong ash. Iba-iba ang aking clip synthetic na buko. And meron din ako dito nakasama niya. And yung color naman nito is dark brown. Okay. So, ibalik na natin po. Kasi hindi naman talaga ito yung pinaka-topic natin. At ang ating topic talaga is etong mga synthetic wigs na to. So, gusto ko lang talagang i-flex yung mga synthetic na may clip. Kasi nga, siyempre, binibenta ko. Kailangan ko rin yun, i-promote, di ba? Kasi etong synthetic braids na to, ready to made na siya. Naka-braids na talaga siya. And yung braids niya is 30 pieces. Pero, mas makakamura ka kasi kapag hindi pa naka-braids yung bibilhin mong ganito. Bali, kung gusto mong makamura at kung marunong ka naman mag-braids, yun na lang yung bilhin mo. Hindi siya automatic na naka-braids. Ayan, ilalagay ko siya dito sa harap ng screen kung ano yung itsura nung hindi pa naka-braids. Ito siya, yung hindi pa naka-braids. Pero wala kasi akong on-hand eh. So, dito na lang muna sa screen. Ayan siya, yung aking mga binibenta na hindi naka-braids. And kung marunong kayong mag-braids, kayo na yung mag-braids para makatipid naman kayo, di ba? So, ako kasi tamad akong mag-braids at hindi naman talaga ako marunong mag-braids kagaya ng mga negrita. Umpisahan na natin kung paano siya ilagay. Kasi alam ko naman na baka nagsasawa na kung sa akin yung dakadadadada. Diba? Kuha ka lang ng ponytail. Ayan siya. Okay. Ito 30 pieces to ha. 30 pieces na braids. So, ito. Ponytail. Pero pwede rin ano. Para hindi siya halata, pwede rin yung ano ba yung tawag dito? Yung Sanrio. So, ito siya. Ako kasi wala akong Sanrio. Ito yung ginamit ko. So, ayan. Ganyan. Ilagay mo lang siya. Again, ha? Ulit. Ilalagay natin siya para ayan. Ganyan lang. Ididikit mo lang siya sa tali. Tapos, ilalagay natin siya dito. Hatiin mo lang yung ano mo. Ay! Naglilitawan na yung mga baby hair. Ganyan siya. So, lalagyan ko siya ng clip. Ayan, lalagyan ko siya ng clip para hindi siya. So, ayan, kapag ano, pag kunwari, pictorial pa lang. Lang pa lang sa bahay. So, nabahalang dumistrasik. Lalagyan ko siya. Lang maglagay. Tapos, ganyan lang. Itatago mo na lang siya sa likod. So, i-click mo siya ng ganyan para hindi siya kalata. So, tapos, kukunin mo yung mga natirang part. Ay, baby hair ko talaga. Ganyan. Nakaka-stress kong baby hair na ito.
sa mga lente siya pag sali ko po. May hinsa kanta. Oh my god. So, ganun lang. Wala talaga sa mood ko yung paglalagay ng synthetic hair ngayon. So, maybe next time. May bata ko na siya. Bago pala nag-makeup tutorial na. So, ayun na nga. Meron akong gamit. Yung wala ko nakasalim. So, eto yung mga gamit sa ating synthetic grades para maipasok ng nutrition. So, isa-isa sa ating ulo o sa ating so, kapag naipasok mo na yung ganito siya. Ayan. Meron kasi siya ng dito. So, ilalagay mo siya. Ayan. Ganito. Ilalagay mo to, tapos magbe-braids ka dito. Like, for example, dito. Ayan. Like, for example, ito. Ibe-braids mo siya. Kaso, dapat maliit lang. Yung sasakto lang siya. So, magbe-braid ka. Part na to, okay lang kahit magulo siya. Tapos, yung gagawin mo lang is ganito. Ayan siya. Hindi ko makita. Ano ba yan? Nalunula ako. So, ayan siya. Diba, ganito siya. Tapos, ipapasok mo lang siya dito. Hindi siya halata. So, ganun lang yung paglalagay ng ating synthetic grades gamit yung ganito. Eh, hindi ko siya maipakita ng buo kasi wala akong kasamang maglalagay. Hindi po kasi siya kayang ilagay ng mag-isa. So, maybe next time kapag makapunta tayo sa salon, sa ngayon kasi quarantine and wala tayo makakasama na marunong sa hairdo. So, ayan, pinakita ko lang naman siya. So, ayan. Tapos, kapag gusto mo alisin, ayan. Ano lang siya. Ganun lang. So, ganun lang ang tamang paglalagay ng ating mga synthetic hair. Medyo matrabaho lang, pero kapag natapos naman siya, guys, oh my god. Pak na pak, pak na pak. Diba? So, hanggang dito na muna ang video na ito. Sana ay kahit paid ang ating paglagay ng mga synthetic grades. Sana ay may natutunan kayo at nagka-idea kayo kung paano ilagay yung mga synthetic grades. So, yun lang muna for today's vlog. And sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung nagustuhan nyo, please like, subscribe, and pakiclick na rin ang ating bell icon para ma-notify kayo every time na magpo-post ako or mag-upload ako ng mga video. That's all for today and hope you like it guys. So see you on my next vlog!